So, ang atong topic karon is kaning C++. Oh, ito pa lang C++. So, unang problem natin is create a program that will display your personal information. So, mayroon tayong full name, address, course, age, birthday, email, at saka phone number. So, sa number one is, i-display lang natin yung ating personal input or personal information or yung data. So, di na natin yung needed yung user input. So, sa number two is create a program that will ask a user to enter the following info and then display the entered data. So, full name, address, course, age, birthday, email, phone number. So, itong mga to, before natin siya i-display is dapat may requirement tayo na input from the user. So, yan lang muna ang ating i-discuss. So, mamaya na itong 3, 4, 5. So, una is create a program that will display your personal information, full name, address, course, age, birthday, email, and phone number. So, gagawin natin is since wala tayong compiler sa ating desktop, so gagamitin na natin yung online compiler. So, ginagamit na ang gagamitin ko dito is yung onlinegdb.com na website. So, remove natin itong mga commented codes para makapag-start tayo sa number 1. So, yung number 1 is create a program that will display your personal information, full name, address, course, age, birthday, email, at saka phone number. So, ang gagawin natin dito is i-declare lang natin yung mga variables at saka lagyan natin ng values tapos i-print natin. So, ang gagawin natin dito is first is mag-declare tayo ng mga variables. So, ilang variables ba yung needed natin? So, meron tayong string na if name. Tapos, pangalawa is yung ano? If name, tapos yung address. Address. So, mga variable to, course, email, phone number, phone lang. Tapos, birth day. Yan. So, 1, 2, 2, 4, 6. So, dito is 1, 2, 3, excuse, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron tayong full name, address, course, age. So, meron tayong age dito. Age. Or, ating edad. So, since i-display lang natin yung ating personal information without input from the user. So, lagyan na lang natin ng example na values dito. So, for example is, ano, mga ano, anong example saan pwede natin gagamitin? So, for example is, meron tayong, ano, Clarence. Kasi, itong mga program ito is requested by ating brother na si Clarence sa kasi Christopher. So, lagyan natin ng Clarence. Tapos, yung address niya is, for example, is yung, ano, address niya is yung Malaya Street, tapos, barangay, malapit, Quezon City. Course na yan is BS or computer or BSIT na lang. Tapos, yung age niya is ano? Ah, wait, wag muna. Yung age natin is di natin siya ilalagay dito sa string. Lagay natin siya dito as integer. So, int age. Yan. So, sa email natin is lagyan nato ng natin ang test at gmail.com. So, ito yung kanyang email. Sa phone number is, so, lagyan natin yung phone number niya is 099-222 tapos 555. Tapos, yung birthday niya naman is, tagyan natin ng ano, January 1, 1995. So, yung age niya dito is 23.
So, after natin malagyan tong mga variables natin at saka yung values nila, so pwede natin sila i-print. So, yung pag-print natin dito sa C++ is gamitin natin yung count na pag-display. So, meron tayong count. Count dito is dito, count. Yan, para ma-display natin yung kanilang information, personal information, so full name, tapos yung ano, if name, kasi if name ta, if name yung pagtawag natin sa full name dito, tapos mag new line tayo. Yan, new line, tapos after na, after niyan is mag count na naman tayo ng ano, address. Yan. So, count natin yung address. Yan. So, backslash n ulit. Meaning sa backslash n is new line. So, next natin yung na count or display is ano, age. Yan. Tapos, yung age. Tapos, backslash n. Yan. Pagkatapos ng age is meron tayong birthday. Birthday. Tapos yung birthday. Yan. Backslash n for new line. Next is yung email address. So, email add, tapos yung email niya, tapos new line tayo din sa last, slash n. Tapos sunod sa email is display na natin yung birthday. Birthday ba yung last? Wait lang. Wait. Name, age, birthday, oy email pala. Oy email, tapos yung birthday. Paano yung phone number? Nawala yung phone number. Birthday pala is dito sa ano. Oh, meron na tayong birthday. So email add tayo dito. Tapos phone number ba? Phone number. Full name, address. Ah, meron pa lang course dito. Lagayin natin ng course. Course. Excuse. So yung course niya, tapos backslash n for new line. So, meron tayong full name, address, course, age, birthday, email, add, at saka yung last is phone number. Phone number. Tapos, yung phone. Tapos, backslash n tayo for new line. Yan. Tapos, yung end tag ng count. So, wag niyong kalimutan yung semicolon. So, once na ipara natin to, so, check natin if tama yung pag-run natin. So, na-display natin yung full name na Clarence, yung address na Malaya Street, barangay malapit Quezon City, course is BSIT, age is 23, birthday is January 1, 1995, email address is yung test@gmail.com na ginamit natin as value dito sa ating string, tapos yung phone number niya sa last. So, tama ba yung lahat? Pero ito yung phone number, address, course, age, so meron tayong age, birthday, so meron tayong birthday, email, o meron tayong email, tapos phone number. So tama yung pag-print natin sa number 1. So yung pag-print natin sa number 1, meaning is, hindi siya from user input. So automatic lang natin siya i-display. Kasi yung mga values natin is andito na. Dine-declare na natin kasi nga i-display lang niya yung personal information. Di na siya magre-required ng user input. So, next natin na gagawin is na yung number 2 since natapos natin yung number 1. So, yung number 2 is create a program that will ask a user to enter the following info and then display the entered data. So, meron tayo ulit na full name,
address, course, age, birthday, email, at saka phone number. So, yung itong mga to is from user input na. So, ito yung mga user input. Dito is yung dinideclare na natin yung value per variable. Tapos, dito is yung user input talaga. So, start tayo sa ano? Wait lang. So, start tayo sa 0. So, yan. Ayan, yan natin. So, remove natin yung mga commented kasi magpaparami lang yan ng codes. Yan. So, hello world. Yan. Tama. Okay. So, yung gagawin natin sa number 2 is mag require tayo ng input from the user. So, yung string natin dito is if name or full name, tapos yung address, tapos yung course, email, tapos yung phone, tapos yung birthday. Yan. Tapos yung age natin is integer. So, yan na yung mga variables na dinideclare natin. So, lahat to mga string, yung full name, address, course, email, phone, birthday, at saka yung integer lang is yung age. So, paano tayo mag request ng data from the user? So, mag-count tayo dito. Tapos, lagyan natin na enter full name. Yan. Tapos, paano natin kukunin yung full name? So, get line tayo. Get line, sin, comma, if name. Meaning sa get line is, kukunin pati yung space. Kasi yung full name natin is my space yan. So, for example, is mayroon tayong kla, tapos yung kabila natin is rens, yung last name natin is rens, so may space talaga yan. So, ginagamit ang get line pag may space between the string. So, pagkatapos natin yung full name, so dito na naman tayo sa address. So, So, next natin is yung mag-request tayo ng input na naman sa address. So, count, add, enter, address. Yan. So, yung address natin is getline ulit kasi may spacing naman yung ating address. So, sin tapos address yung dito sa right. Yan. So, address tapos yung next is ano? Count na naman tayo ulit ng enter course. Course yung meaning is yung mga tinatawag natin na BSIT. So, since ano lang tayo dito, BSIT lang, so no need tayo ng, get line na lang natin para kahit papano if mag-input ng space, so okay lang. Sin, tapos yung course. Tapos, count natin yung ulit, tapos enter course, enter email tayo. Yan. Tapos, get line na lang lahat para pwede rin sin. So, sin lang gagamitin natin kasi yung email address, wala naman yung space. See? Email. Yan. Count. Ulit tayo para sa, ano, enter phone number. Yan. Tapos, yung phone number is string, so, ano lang, pwedeng sin lang. Sin, phone. Or yung pagkuha natin sa data na input by the user. So, next natin is yung, after sa phone number is yung birthday. So, count tayo para sa ating print. Enter, birthday. Yan. Tapos, yung sin natin is get line ulit kasi yung birthday. Yung birthday format natin is like January space 1, comma, tapos yung year. So, ganyan yung example natin na output. So, get line, sin, tapos yung birthday. Kung saan natin i-store yung ating data. So, last is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung last natin kukunin is yung enter age. Enter age. Yan. So,
count natin, ausin natin yung age. So yan lahat yung ating mga need na i-input from the user. So after natin magpa-input lahat ng full name, address, course, email, phone number, birthday at saka age, so i-display na natin yung in-input ng user. So paano yun? So count tayo dito para separation sa code. So lagyan natin ng dash. Yan. Yan yung tinatawag na separation from the user input. So meaning yan is ito yung output na. So count natin tayong mga in-input ng user. So full name. Yan, tapos yung ano, if name. Tapos backslash n for new line. Tapos count na naman tayo dito ng ano, so next na full name is ang address. Address. Yan. Address. Tapos yung address na variable na may value na from the user input. Tapos new line. Wait lang. Tapos after sa address is dito tayo sa ano, course. Or yung course natin na BSIT. So course lang dito. Tapos new line ulit. Slash N. Tapos after sa course is meron tayong age. Yan. Tapos age. Tapos after is backslash N ulit. For new line. Wait lang. Slash N for new line. Next is ano, this is after sa age is meron ulit tayong ano, birthday. So birthday natin, tapos yung ating variable birthday na may input from the user value, tapos backslash n for new line. Pagkatapos ng birthday is yung email address, add lang, tapos yung email, tapos backslash n. Yan. Tapos yung last is yung phone number. Tapos yung paglagay ng phone is kung ano yung dineclare natin ng variable dito. So phone. Phone, tapos backslash n. Tapos yung huwag kalimutan yung semicolon sa baba. Yan. So for sure, nakuha natin yung desired natin na ano, para after mag-input yung ating user, so madi-display agad yung kanyang in-input. So madi-display yung full name. Meron dito yung full name, address, so address, course, age, birthday, email, tapos yung phone number. Yan. So yung mga yung if name, address, course, age, birthday, email, phone, so dineclare natin yan as mga string. Tapos kinuha natin siya dito as a user input. So try natin mag paran. So ito yung kaniyang run. So for example is try natin nang lagyan ng example na si ano, si Brother Christopher. Christopher Lavado. Tapos yung address niya is ano, Malaya Street, Barangay Malapit, Quezon City. Tapos course niya is BSIT. Email niya is ano, testlang@gmail.com. Tapos next is yung phone number niya is 0999-222-555. Tapos yung birthday, oops, mayroon tayong problem dito sa ano natin. Wait, check natin dito. Isin git line, birthday, age. So hanapin natin yung error. So
Kuha natin ang string, if name, first, email, phone number, birthday. Tapos int, age. So, count natin na interval name, get line, sin name, address, get line, sin address. Tapos yung course, get line, sin course. Tapos yung get line, sin birthday. So, mga get line nata to lahat. So, get line, get line, get line. Tapos sin. Ah, so pinagsasama natin yung get line, saka pinagsasama rin natin yung mga email or yung mga sin lang, kasi may problema tayong compiler, pero okay lang naman to sa iba. So try natin i-run. So for example, if meron tayong ano, so wait lang. Yan. So enter natin yung full name. For example, if meron tayong full name na Christopher Christopher Lavado. Tapos yung address niya is Malaya Street, Barangay Malapit, Quezon City. Tapos yung ano niya is BSIT. Birthday is January 1 or 1 1995. Tapos yung email niya is test@gmail.com or phone number niya is 0999 oops -222-555. Tapos yung age niya is 23. Yan. So, din-display natin na din-display natin yung full name niya, tapos yung address, tapos yung course, age, birthday, email, ad, at saka phone number. So, ito yung ginamit natin as user input. So, nag-input tayo dito ng full name, address, course, birthday, email, phone number, at saka age. Tapos, din-display natin yung input galing kay user. So, ito yon. So, ito yung mga in-input natin. Tapos, pag-display, din-display ng ating ginawang program. So, ito lang yun, yung paano natin gawin yung create a program that will ask a user to enter the following info and display the entire data. So, lahat ng data na ginather natin dito sa user input natin, dinisplay naman natin dito sa ating output. So, mayroon tayong full name na Christopher Lavado. Enter address. So, yung address niya is Malaya Street. Tapos, course niya is BSIT. Yung age niya is 23. Tapos, yung birthday niya is January 1 and 25. Tapos, yung email ad. Tapos, yung phone number. So, yun lang. At maraming salamat. So, tama lahat yun.